they are the one directing the drop as well. I agree with the panel on this one. Ang inaalala ko, when there was the hover of the camera sa side ng Sans Parks, parang may jitter sa side. Oh, no? Kinakabahan eh, no? Kailangan nila mag-relax yan kasi kaya naman yeah. Nagawaanin nila yan against Oni, yeah. Di ba? Actually, gusto ko dito yung respeto ng bawat team sa isa't isa. Parang mamimili ka na lang ng poison mo kasi dito eh. Kung sino bang, parang anong hero ba yung mas kakatakan mo. Ngayon, ang Sunsparks, pinipili nila na mag-stick na si Wise sa carry. Kasi isa rin naman to sa mga hero na ano eh, na alam nila kung paano kontrolin. Just control the wave, diba? Control the jungle. This time, gusto ko yung choice ngayon ng Sunsparks. Kasi kanina, hindi natin nakita umaksyon si The King, KLBJ. Ngayon, Kimi siya, parang Shin. Yep, may naalam na dito yung thumbs natin, ladies and gentlemen. And the thing there is that eto na naman tayo sa early kills. Eto na naman tayo sa first minute natin na tansyahan ulit on how they rotate in the map. Tapos kapag nagkadikitan, yeah, willing lumaban. Yeah. That's the thing. Yeah, willing lumaban. Pero sa tingin ko, ang nakalamang dito ay ang Sunsparks. Walang nabawi actually ang Onyx doon sa trade na yon, unlike game 1 na tuloy-tuloy eh. Kahit kapag may namatay na isang support, babawi ako ng kabilang support. This time, I think ang kalamangan ng Sunsparks dito, they have the Chicho Dog, the Popol and Koopa. So, medyo in terms of map control, mas mauuna sila eh. Yes, ang nagdikta ng drop siguro Onyx, pero yung ano, yung Chicho Dog talaga na yan, sobrang laking tulong sa mapa, lalo na sa traps. Malalaman mo agad saan papatungo dito si Oh My B at saka yung mga iba niyang kasama, saan pupunta. Now, look at that though. We have our doubts considering the composition dito ng Sunsparks. Pero if they group up, if they group up, it does feel like the early game is handed on to them. Quite easy, no? Dumating si IYS dito. Yeah, that's already a check on Tikiluwa siya. Medyo may pagka-given na yan. Yan ang struggle talaga ng mga offlane natin. Yeah. Pero yung sinahanap kasi at binabagit na panel natin na lakas ng Onyx PH composition is kapag nag-5v5 collapse, no? Yeah. Pag nag-5-on-5 rumble, no? Medyo okay. Gusto ko yung decision dito ni Venus, no? Hindi sila kagad nag-react doon sa push na ginagawa ng Sunsparks. Usually, kung tayo yun, clash na agad yun, talo na tayo eh, no? yung ginawa niya dito, talagang hinintay niya. Naghintay siya doon sa bottom lane bush. At least kahit pa paano, okay na talo na yung side lane natin. Subukan natin kumuha ng other side lane. Trini on one nila si Kiluwash at I think napaka-good stone kasi lumipat na rin yung carry doon. Ayun na oh, medyo safe ngayon para sa carry. There's the pick. May meron na todo dito ni JP ngayon on that show. Talaga si Oh My B. Pero it doesn't matter, no? Magiging kill pa rin yon against JP and the kills handed on to a key member din mula sa side ng Onyx. Now I just want to pinpoint tol na yeah, given kasi na yung Kimi kanina, talagang makakapush ka ng side lane turret, no? Now, isa magandang directive dito, you can start punishing Kiluwash. Kasi high impact talaga ang Tabs eh. Ang mamatayin mo dito kasi ngayon guys, pag naglalaro sa competitive Mobile Legends, ang minamata mo, not really the fight's heavy on the 3 to 4 minute mark. You're really setting up sino ang mabe-behind by the 10 minute mark. Mga ganun. Parang priority target, parang ganito, wings by wings, si Kiluwash dito, 5 minutes, meron pa, cooldown! Cooldown, pre! Cooldown yung hindi! Ang kulit ay, Oh My B, no? On the way, how she tries to wait kung kailan makakasayag si Kiluwash doon. Pero mamaya natin i-break na yun, mga kaibigan, si Grid dito will be dead. And of course, killing spree once again, mula kay Wise naman. It's gonna be the Jawhead as to the front line, taking a bag against the members dito ng Sunsparks. Although naman, alam na rin naman si Piakno doon. Yung si Oh My Venus, no? The way he waited for the turn ni Kiluwash. Kasi ano eh, inaantay niya yung turn animation eh kaysa dire-diretsong pindot. Kung dire-diretso lang siguro yung takbo ni Kiluwash. Grabe, no, yung patient. Baka pa rin nakatakas mula doon sa wings, sa ultimate. Yung ulti niya hindi lang basta-basta makapindot eh. Parang sinayko niya pa si Kiluwash eh. And medyo, let's be honest, behind na si Kiluwash dito. Mahihirapan siya dito mag-take ng mga clutch moments ng isang Tamos unless makaka-create ng space yung Sunspark. Pero after nung pitas nun sa kanya kanina, dito natin na-witness yung sinasabi ng panel natin kanina na yung 5-on-5 rumble, mas maraming options ang Onyx. Yes. Burst na yung Last Insanity, yung Wings by Wings, yes. 'Di ba? May answer kagad sa Kuka, may answer kay JP. Kayang-kaya mapatay ka. Ito. List nung pasok ng Curse of Crow doon ni Oh My Venus. Of course, to the energy impact, crowd control, matik, torchback ni Grabado dito ni Dilar mula sa Firestrike and of course Fireburst niya rin. At walang magiging reaction or sagot doon ng Sunsparks. Di sila mabibigyan ng opportunity. Yun yung lakas ng composition dito ngayon ng Onyx. Ang dami nilang bala. Oo, nag-research. Men, sabi nila, aba, ito pala si Mr. 5 Minute.
Yep. Mr. 5 minutes, 4 deaths. At yun yung nangyari. Let's go. Tignan natin. Wings by wings. Pero malaban si parang JB to win the knockout. Twice yung kanilang target. Meron bang rocket. Pero ayun, nawala. Yep, Jay here will be receiving, of course, the Tyrant's Rage, ladies and gentlemen. And oh my Venus, not given any opportunity to get closer. Habang si Yakno naman will be just dealing with Killuash. They're making sure that there's at least one keeping tabs on Killuash. Lumipad dito. Lipat next game. Lipat ibang game. Lumipad na ng game 3. Mag-aalpates. Mag-aalpates. Nag-aalpates si OMIT. Pero eto, grabe. I think, looking at the replay, hindi maganda yung positioning dito ng team ng Onyx. And Sunsparks took the upper hand. Ang daming entry points actually ni Rafflesia and ni Kimi on getting that. Mas gusto sana ng Onyx na nandun sila sa bandang babang bush kesa nandun sa certain bush na yon. Let's see here. Kumuha ng oportunidad na makakonect ng Curse of Crow. Crowd control dito si Oh My Venus. Pero hindi yon. Si Jay ngayon naglapag dito. Siyempre na kanyang Glorious Pathway. Layered with the Lex Insanity from Dilar. Hindi yata masyado mahap doon. Pero mahapdi ang damage na tinatabas ng mga member dito ng Sunsparks. Kiluwas sa likod mga kaibigan. 3v1 ma. 3v1 actually 4v1. Buhay pa pala yung Hylos. Mga kaibigan noon. Si Jay doon. Sulit na sulit yung buhay ng main tank ngayon ng Onyx PH. Sulit na sulit din yung AOE uncontrolled burst na meron ang Last Insanity na duga ni Kuya Dar because at na nakita mo eh kung paano naghiwa-hiwala yung Sunspark. Alam mo, ang ganda sana ng pasok ni Killuash doon eh. Yun na yung mga perfect pasok ng Thams. But again, na-behind siya ng damage eh. So yung kinaganda ng pasok niya, parang wawits din kasi yun nga, pinugo nila dito si Kuya Killuash. Ito na yun. Let's look at the replay. Tignan natin si Kuya Dlar dito. Perfect execution ng Last Insanity. Atras kagad yung Sunspark. Pero kita mo si Killuash. Ito, ang ganda niya, no? Kasi ayan, na-land niya yung site. Nakakagat siya ng maayos dun sa carry. Kung may damage yan siya, yun. It would have work. Pero wala. Wala. Doon po, guys. Sa puntong yun, nag-pay off yung pagpalit ng Torre sa top lane in exchange for putting Killuash behind on the bottom lane. Nakaligtaan ni Killuash doon sa backstab niya. Nabiyan siya. Firepower mula doon sa Grand Lord laban niya. No? Kasi may scaling din yun eh. Yung Grand Lord, yung passive eh. Yung mga palaban ni Tam sa passive niya, di ba? Yung may gosh na ba, di ba? Halit din na meron siyang scaling doon. Tol, mas sulit sana yun kasi dikit-dikit sila. May iuwi sana yun, di ba? Yeah. Kaya yun, naging rewarding. Not to mention, may isa pang magandang leksyon dito, guys. Hindi kailangan tumama ng todo yung Last Insanity. Kahit ma-zone out, napaka-rewarding na. Mga kaibigan, Jay here sa may gitna. Kung salong-salo na naman ang damage dito kay Kel BJ. And I have a feeling, ladies, I got a feeling na naka-deadly blade na yata dito si Jay. Napapansin mo yun, Tol? Baka Ring of Order lang siguro yun, no? Na nakaka-damage ngayon sa Kimi natin. Pero si Kimi mismo nasasaktan when he's dishing out damage towards Jay. Immortality is being weighed on towards Dilar na igugulong niya pa. Tapos, green. And that's it, ladies and gentlemen. With that explanation alone, Sunsparks was able to retaliate, was able to get 5 members dito ng Onyx in exchange for 2. Grabe, Kuya Shane Boo, no? This time again, Onyx PH. Mali na naman yung, kumbaga, hindi mali eh. Pangit yung positioning. Pangit yung naging positioning. Naka-contribute pa doon actually yung Lord Pit and yung Turtle Pit na trap. Si Oh My Venus, kinagat ng Momo. This time, si Tamus, si Killuash, kaya niya kung one-on-one. Ayan, yes, kinagat niya si The Queen. Halika dito, Venus, kagatin kita. And nagkahiwa-hiwalay ngayon ang Onyx PH, which is tinake advantage naman ng Sunsparks. Yeah. Alam ang 5-on-5 Rumble, ha? Iisa-isahin namin kayo. Oh, di ba? Para nag-dive ng away. Pag-meet up, tol, marami sila. Parang ganun eh, parang ganun yung nangyari. Lugi ako dun eh. Lugi. Hard pass. But again, Kuya Shinbo, medyo tumabla yung laban natin. Let's see here, kasi still, it's KLBJ on this Kimi na hindi na delay. No, namatay lang siya, pero yung farm niya enough, yung kill niya enough. Ako, hindi na ako naniniwala na may expiration yung Kimi. Kasi habang tumatagal yung game, ang kinalugi mo sa Kimi, kapag natalo kayo sa clash, pwedeng matapos niya agad eh. Yes. Ito yung isang mga hero na talagang pag nag-late game, okay lang. Yeah. Kasi yung build na magic damage. Oh, but you're missing it. Shin!
Naku, boy, payatay! De, pinadala pa rin, mga kaibigan. Doon at nakonekta si JP na niguradong mamamaalam si Wise. Pero hindi mo gusto yung ganong klaseng face check, ladies and gentlemen, because they lost their main damage dealer and the pressure will continue mula sa Kimi. Sobrang gandang patient game mula sa Sunsparks. Kami rin, marunong din kami magtago. Kiluwash dito siya nabubula, pero na-play siya with the championship. Kupra, pinobyang na. Pero Dlar, with the ultimate, mawawala ata si Kiluwash dito. Pero the King, KelBJ, patatatat. Yun ang sinasabi natin, Shinbu. And even the Soul of Love, as well, para dito sa Thames ng kabila. I just want to pinpoint, gaya na sinabi mo, Baring Manjin, na again, if you allow the Kimi to take turns, it will be just as easy. Abilis talaga makakash in ng objective. And of course, ng map pressure, no? Yeah. In favor of your team, kapag Kimi yan. Ang duda mo lang naman sa Kimi sa simula ng laban, eh. Pero pag tapos na yung laban, tapos may Kimi pang buhay. Ay, nako. Yeah, yeah. And again, I think yung expiration, hindi na nag-exist sa Kimi yan, eh. Kasi with the build na magic, ang habol mo sa Kimi yung burning sensation ng glowing wand. Ayan, and kasi yung with the blue, lalo na pa nag-late game, yung Kimi pasok pa rin, eh. May damage pa rin. Marailang burst. Hindi lang burst, pero DPS. And sakit yun, especially against Akari and against a Parsa. Yes, siguro may advantage si Akari because of the Phantom Sept, pero yung Parsa, kapag na... May 50-50 chance na ma-outplay ni KelBJ si Oh My Venus, lalo na pag nag-ulti si Oh My Venus. Yeah, hindi lang si KelBJ actually, JP has been eyeing Oh My Venus as well, no? And getting into the backline. Si JP dito, hindi siya ngayon superstar. Ang lahat ng pasok niya, basta mahuli, no? Okay lang na maka-menos one siyang isa para sa Cho. Just believe na andali nang ma-clear up doon ng isang Kimi. Tingnan natin kung si Raflesha magko-commit sa entrada dito sa may bandang gitna, mga kaibigan. Lots of damage being dealt here by Wise towards the Lord. Toward the Lord. The Lord now gets cleared. And of course, they will be clearing na gusto na lane, but also on the bottom lane pinadala. Si Pop dito sa may mismong harapan. Si Q pa pala sa may mismong harapan ng ating inhibitor turret sa may bandang taasan. KelBJ just rocketeering towards Dilar. And I think that should be it, no? Nakapagandang Onyx Peach. Makakuha na magandang clear against this push of Sunsparks. And actually, it is expected kasi kanina pa, just pa ako ng Lord. Nakita ko yung Holy Crystal tol. Nakompleto na kay Oh My Venus now. Holy Crystal plus the lightning punch. Oh, wave clear yan. Sure yan para sa Parsa. Ang hirap itulak ngayon ng Onyx PH. Actually Kuya Shinbu, yes, may Holy Crystal na, wave clear, pero if you gonna look at the items, item lock na din si KelBJ with the Divine Glaive. And nakita natin yung kanina sa top lane, Hylos yun pre, na nakatank emblem mula kay Jay. Hylos na naka-Athena shield, sinunog ng Kimi. Sinunog, dinaan sa burning sensation. Yes. Because of the mystery shop, hindi nagawa rin ni KelBJ na ganito kabilis, eh. And I think kailangan na mag-ingat ng Onyx dito. May damage pa rin ng Sunspark. Yes, yes. Ito, I think call na because of JP, because of Raflesha, nagkakaratuloy ng freedom ngayon para kay Kiluwash na makabalik dito sa laro natin. But look, kanina sa items, kung maaalala nyo guys, dalawang core item pa lang si Kiluwash dito, big pa rin si Kiluwash. Ang problem lang ngayon, ang impression na naiiwan sa Onyx PH, ang hirap mag 5v5 because they're the ones getting pressured inside their base, no? Pero siguro magkaroon pa rin ng bakbakan at mapamali ng pasok si Kiluwash, baka pwede pang manalo pa rin yung Onyx PH, no? So, eto, now, guys, we have a finals game, no? Yung game 1 na yun, feeling ko intro lang yon. Pero eto, guys, panoorin nyo mabuti itong series na to because this might beat. Baka humaba pa to ng sobra-sobra. Baka nga, eh. Sa ganitong situation, Situation, Onyx kanina. Nagkakapon ba yun? Pero sa tingin ko kasi, yung Kimi sa late game pag marksman versus marksman, tingin ko pwedeng maunahan si Wise, eh. Wise, he really needs to get the right target at the right time. Kasi yung Cho, hindi niya mapapatay agad yan, eh. Makakatakas yan. Ang pwede niya lang mapatay dito, agad-agad, is si Kiluwash kapag humarap. Ay, actually, si Kiluwash hindi din. Si Raflesha lang. Si Raflesha lang. Magdadragon talaga guys yung game ngayon kasi mauna matatalo. Tama. It does feel like mauna matatalo, eh. Ang gawin ni Wise, di naman niya naharap tol. May Raflesha, may JP. Naramdaman nila yung playstyle ni JP dito, eh. Talaga backline, eh. So napaka-risky kahit isang knock-up lang, eh. Kay JP, kahit pa meron kang purification. Kasi todo ko si JP, nag-flicker in si JP after the first knock-up para lang maipasok yung Way of the Dragon. May times pa na pwede niyang i-bait yung knock up, i-bait yung purify, no? Yeah. Ma-bait yung purify bago magamit dito. And I think Shinbu, patient na yung Sunsparks, eh. Hindi sila ano, Sunsparks.
Ganun na din, ayan na. Hindi rin sila basta papasok. Ang gagawin nila, susundot sila, kukuha ng vision mula kay PK. Baka maging game-changing situation dito, guys, is of course yung trap ni PK. Eto na! We are angry! Inactivate! Oh, para ma-deny. God. Para ma-deny lang yung buff. Pero I think nakuha pa rin ni Wise. Nakuha pa rin ni Wise yung orange buff. Pero makikita mo yung advantage ng isang si Chudog. Makikita mo yung advantage. Galawang top global. Galawang pero makikita agaw ulam, tol. Yung bumuelo ka na sa sopa, may dala kang ulam tapos dinamahan ng aso. Yung ulam ng aso mo, liempo, tas ulam mo, sardinas. Ganun. Ayuda. Ganun. Yung ulam mo, ayuda, no? Mas masarap pa yung ulam aso. Ganito ang lakasan ng isang couple in Koopa sa game, eh. Yung kanyang ability to scout out the map and steal buffs nang wala siya sa map. Yes, no? In a safe manner. Tapos hindi mo pwede i-duel. Para ka nakipag-duel sa offlane pag pinatulan mo yung Chicho Dog. Yappy ballers. 16, grabe. We have a game right now. Yes, it is 15 minutes. That is an average long game for Mobile Legends. But the thing here is, at this rate right now, can actually see how the teams are playing right now. This will be longer. Yeah. Although, malaki yung signal ngayon na yung Onyx nagiging super defensive na. Yeah. I still believe Buna, ang hirap pa rin ni Tulak ito. Farsa pa rin kasi ito, eh. Ang pag-asa ng Sunsparks, yung entrada ni JP at ni Rafflesia. Pero yeah, with just Popolent Cupa, with just this Kimi, and even with the Lord, I think kaya to i-clear ng Onyx. Definitely, Kuya Shin. Buti naman yung ginawa doon ni Kuya Grid. Pinasok niya yung Chicho Dog niya. Sabi niya, oh, come back. Get back here. Di ba? Wala nang ejector. Binibait lang, eh. Binibait yung mga skills. Oh! Okay, wala na yung Sipa. Now, they're burning through the health. Ginamit nila si Cupa para mawala yung Torres sa may pinakagitna. And now, most of the health also from the front line mula sa Ori Peach. Dito ay mamamaalam. Jay here, Glory Spot. Oh, activate na pero nakakuha ng buwelo si Kelvin Jay para makakite back dito sa main attack ng Ori Peach. Rafflesia will still not go for his dive mula dito sa loob onto the top lane side. But the bottom lane has a minion ushering in. Dito na parang kiliwas. Pumasok dito ulit ang ating ikalabang aso mula kay Popolent Cupa. And now, JP sa may side lane na kumukuha ng tansya para makasipa. And of course, Dilar as well. The last insanity pero hindi pumasok mga kaibigan. That's it. All inhibitor turrets are gone against Onyx PH. Jebaited.com.ph. Ginejebaited lang nung Chicho Dog yung mga skills dito ng Onyx PH. Hindi nila alam kung sinong tatargetin. Gusto nila 5-on-5 rumble pero ligaw na sila. Sino mahuli dito ng racket? Ayun! Si Oh My Venus at may basag swasag pa para sa Sparks. Mega kill from KJ and I think this is game, Shin Boo. Yeah, that's the game clearly. Boy na boy yung mga main tanks nila, yung mga front line nila. Although, humapdate umaraw si Kel BJ dito. Ang gagawin na todo ni Jake kung ano pwede niyang ipag-depensa. Pero they can just focus on the turret. Ginagawa ni Jake talaga makapag-wave clear, no? Yung walang minions dito. Pero ayan, may bagong minions, mga kaibigan. And that's it. Game number 2 gives the revenge for Sunsparks. Parang wala na.